umaga, mga ka-YouTube at mga kagrasa dyan, at mga OFW dyan na katulad ko. Nandito na naman ako sa aming workshop. At katulad po lang ang sinabi ko, yung mga nauna kong naituro na mga forklift, ang ituturo ko ngayon, itong Toyota. Ito isang Toyota forklift na 3 tons. Ituturo ko sa inyo ngayon kung paano gamitin ito. Ito ay isang electric forklift. Automatic po ito. Yan po siya, oh. Nung isang araw na ituro ko po yung Toyota Caterpillar. So ngayon, ang ituturo ko ngayon is Toyota naman. Ganito po siya. Bago ko ituro sa inyo kung paano i-operate itong Toyota forklift na electric na ito, gusto ko ipakita sa inyo. Ito yung mga binubuhat nga po nila. Isa ito sa mga binubuhat nila. Hindi lang ito. Yan ang mga suya po yan na binubuhat nila. Ito sa aming kumpanya. Binibitbit po ng forklift yan. Yan. Yan ang kagandahan po ng forklift. Pag may forklift, silang nagbibitbit yan. Yan. May palita po dyan. Yan. Ganyan po siya. At siyempre, pilihin sa mga ganito, yung mga siminto na nakapalitan na ganyan, no? Yan, kita yung mga siminto na yan. Yan, forklift din ang bubuhat niyan. Yan. So, ang gusto kong i-turo sa inyo ay itong pag-drive o pag-operate ng forklift na ito. Itong Toyota na ito ay kinagamit nila dito sa kumpanya. Hanggamat hindi nila masyadong gustong gamitin dahil sa function nito. Yung ano po kasi niya, lever function niya, yung cambio niya, kumbaga sa Tagalog. Mahirap po kasing gamitin kumpara doon sa Yale na gustong gusto nila dito. Pero siyempre dahil ito nga gusto kong ibahagi sa inyo, baka po makagamit din kayo ng ganito. Ito po ang itsura niya. Ito, yan siya. Ituro ko sa inyo, baka sakaling makagamit kayo at hindi kayo mangangapa pagka nakawak kayo ng ganito. So, siyempre po, importante i-check yung mga gulong. Yan, lahat pa. Yan, mga overhead guard niya. Yan, baka may crack. Yan po ang normal na tinuturo nila. Ito yung mga load back press niya. Ito. Fork niya. Siyempre, mga gulong niya kung may bitak. Mga hoses dito sa harap. Baka po may leak. Kailangan po natin alam sa ating mga modder yan para maaksyonan. At siyempre mga ilaw, yan. Importante rin yung mga ilaw, kung walang ilaw pag nagtatrabaho kayo sa gabi. At siyempre yung mga horn niya, yung busina niya po dito. So, dapat po ay meron yan. Yan. Mga side mirror dapat, dapat kompleto. So, ito po ang itsura nito. Ito hindi masyadong nagagamit kaya walang naglilinis. So yan po, may dalawa siyang pedal. Isang ito ay automatic na parang brake niya ito at saka parang clutch niya pagka nagmi-minor ka. Yan po ang itsura nito sa pedal niya at dito meron din siyang park brake na may switch siya. Kapag bumaba ka at hindi siya nakalagay sa P, tutunog po siya. Yan po siya. So pag tumutunog na ganyan, na alam mo na, ayan yung dahilan. So ito po yung adjust ng kanyang ano din. Yan po yung adjust ng kanyang tawag nito yung manubela niya at hindi lang adjust ng manubela po ito, kundi ito ay ano din niya. Hindi lang adjust ng manubela, ito rin ang lock niyang ito, yung yan, yung hood niya, yung takip ng baterya niya. Binababa po ito tapos tinataas din yan. Yan po siya. At siyempre andito yung mga adjust ng mga upuan. Yan po. Ito mga counterweight niya, importante din pala na i-check ito kasi naranasan ko rin ito na muntik may malaglag dahil na putol yung tornilyo sa ilalim yan. Kaya kailangan din i-check yan. Hirap po yung mabagsakan.
Yan po, siyempre i-check din ang mga brake niya kung maayos bago takbuhin. So, ganyan po ito. Ito may spinner hub. Ito yung wheel niya. Ganyan po siya. At ganito po yung itsura niya. So, ganyan po siya. Pagka sinwitch natin ito, ito po. Ganyan. Hindi, ganyan po siya. Ganyan po. Nag-iindikit po na nakapak siya. Ganyan po. Kapag may error, lalabas po dyan. Dito. Lalabas dyan. Magaling po ito. Alam din niya kung may error siya. Yan, na-detect niya yung ano. Nag-response agad yung hydraulic niya. So, ngayon. Ito yung baterya niya. Kailangan i-check natin itong baterya, baka pag lubat na, kailangan i-charge pag nasa 1 bar o 2 bar siya. Kailangan i-charge na siya kasi mamaya magmalayo-layo pa yung takbuhin mo, baka malubat ka at hihinto ka na doon. So ganyan po yung mga ano nito. Kailangan po dito. So itong pinagkaiba niya sa Yale, yung Yale po yung ganito niya, iba naman po. Nasa isang side po siya. Ito yung doon makikita lahat. Yan yung parang panel niya. Panel board din niya ito. So, ganun po. Naka-start na ito. At kung gusto mong i-disengage yung park brake, ito po. Ito po siya. Yan po siya. O, nawala na po yun. So, ganun siya. So, dito naman po. Function po dito. Ganun po ang style niya. Ito ang forward. Ayan, forward. Reverse. Ayan po. Ito naman po yung lift niya. Ayan po. Ayan, nakita mo po yan. Ayan. Tinaas niya yung ano. Siminto. Ayan po siya. Ito. Ito naman ang tilt niya. Ayan. Ayan. Kapansin niyo po yan. Ayan. Ganun po siya, ito. Ito po siya. At siyempre ito naman po yung side ship. Ganun po siya. Side ship po siya. So ganun po yung function nito. Ganun lang po siya. So ulitin ko, ito yung pinaka neutral niya. Yan, nakadiretso lang siya na ganyan. Ang avante or forward niya is like that. And then ang reverse niya, diretso lang po siya. Ganyan. Centro niya po yun. O neutral po yan. Ito po yung pedal niya. Ayan. Brake. Ayan po siya. At ulitin ko ulit. Ito yung taas din niya. Ito. Ayan o. Ayan po siya. Taas at baba. Tapos ito yung tilt niya. Ayan po siya. Ayan. Pag may taas po ito. Ayan po siya taas. Ayan po yung tilt niya. Ayan po. Siyempre ito yung side ship. Side ship. Ito yan. Side ship. Side ship. Yan. Side ship. Tilt. Lift nya. Up and down ito. Ito. So ganun lang po siya. Ganun po ang pagka operate sa tool talaga ito. So hanggang dito na lang. Salamat sa aking mga sumusuporta sa aking YouTube channel at sa aking mga subscriber. Kung gusto nyo po pang i-like nyo po ang aking YouTube channel at subscribe nyo po at yung notification bell para kayo ay updated kapag gusto nyo matutunan ang mga iba-ibang klaseng pag-drive sa mga equipment na mga ganito. Thanks for watching.
Cardless po.